Hello Grand Jobbers, welcome once again to my channel. This is Sir Job and welcome to Sir Job TV. Para sa lahat po ng mga new explorers tsaka newly discovered pa lang po sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell for you to be updated with my future videos. So para sa araw na ito, ipagpapatuloy natin ang discussion yesterday talking about the 11 social evils panahon po ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. So continue ko po ngayon sa inyo ang discussion ng The 11 Social Evils, Philippines of Rizal's Time. Welcome to my video number 110. So good morning once again, Golden Jobbers. Today is April 13, 2021 and today is Tuesday. Pero patuloy pa rin ako magbibigay sa inyo ng meaningful discussion here sa aking YouTube channel. So andito pa rin tayo sa discussion ng 11 social evils in the 19th century. So kahapon natapos natin ang first 6 of the discussion, okay? So para sa araw na ito, ipagpapatuloy natin ang number 7, which is the racial discrimination. So from the word racial, tutukan natin ngayon is ang race. How the existence of the brown Filipinos and the white Spaniards existed during those particular time. With this unchristian attitude, many Spaniards and their mestizo satellites, derisively called the brown skin and flat-nosed Filipinos as Indios. So yan po ang tawag sa atin ng mga Spaniards before. We are being called as Indios. In relation, the Filipinos' jealousy dubbed their pale complexion detractors with a disparaging term bangos or milkfish. So kung tinawag tayo ng mga Spaniards na mga Indios, tawag naman ng mga Indios to the Spaniards ay mga milkfish or sa ating term here, mga bangos accordingly. During Rizal's time, a white skin, a high nose, and Castilian lineage were a badge of vaunted superiority. So meaning to say, pag ganun ang description mo, pag ganun ang feature mo, you have white skin, you have high nose, and Castilian lineage, of course, ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Okay, they are practicing before kasi the concept of ethnocentrism, ganun po siya. So ang tingin nila sa kanilang sarili, napakataas over the Filipinos, okay, or what they called as mga Indios before. Hence, a Spaniard or a mestizo, no matter how stupid or mongrel-born he was, always enjoyed political and social prestige in the community. Highlight natin ha, Spaniard or mestizo, no matter how stupid mongrel they are, kung ano man ang mga attitudes nila or whatever na ipinapakita nila sa mga Filipinos, for as long as they are part of that group, okay, they enjoyed everything in our country. Yung prestige, okay, yung political na mga benefits and opportunities, nakukuha po ito ng mga Spaniards at saka ng mga mestizos who are existing in the country before. So that's how we have to recognize the concept of racial discrimination. Isa ito sa naging dahilan kung bakit nagkaroon ng conflict ang mga Filipinos towards the Spaniards. Because as to how they treated the existence of the people living in that particular century, iba po ang kanilang mga implementation. Kung mapapansin ninyo sa part 1 na discussion sa ating topic na ito, makikita na natin doon ang big disparity, no? Or the big gap between the Spaniards and the Filipinos at that certain point in time. So now let's proceed with our discussion for the number 8, which is ang tinatawag nating frailocracy. Ano ito? Pag sinabi nating frailocracy, owing to the Spanish political philosophy of union of church and state. So ganun lang po kasimple kung i-remember ninyo ito ang konsepto. This is the union of the church and the state. Diba na-mention ko na po sa inyo na long before when the Spaniards controlled everything here in the country, dalawa pong grupo ang nangungulekta ng taxes to the people. Okay, because the churches collected also taxes to the people, the government also collected taxes to the people. So, ganun po ang nangyayari before. So, this is the concept of frailocracy. Okay, there arose a unique form of government in Hispanic Philippines called frailocracy.
Okay, so named because it was a government by friars. Because it was ruled by the friars, it was run by the friars, so that is why tinawag siyang Frelocracy. Okay, yun po, the union of the church and the government. So history discloses that since the days of Spanish conquest, the friars, yung minention nating mga grupo, the Augustinians, the Dominicans, the Franciscans, okay, control the religious and educational life of the Philippines. And later, in the 19th century, they came acquire tremendous political power, influence, and riches. So, ganun po. On the first part of the implementation in the country, bringing to us the concept of the 3G and introducing to us the religion, which is Christianity, ang trabaho lang talaga ng mga friars is to have religious and educational life. Yun ang mga teachings ng mga bagay na yan, yun po ang role ng mga friars. But later on, umabot sila sa punto ng political power, influence, and riches. So, nagkaroon po ng extension ang coverage ng mga friars here in our country. Kasi hindi na lang po sila ngayon nakafocus sa mga teachings sa religions, but of course, pumasok na rin po sila sa konsepto ng politics. Aside from his priestly duties, okay, the friar was the supervisor of local elections, the inspector of schools and taxes, the arbiter of moral, the censor of books and comedias or mga stage plays, the superintendent of public works, and the guardian of peace and order. So ganun po nag-overlap ang kapangyarihan ng isang friars going back to the 19th century. So ibig sabihin, kagaya ng sinabi ko sa inyo kahapon, that the concept of the role of the governor general in the country or in the colony, malaki po ang opportunity nila na magkaroon ng corruption or madrain talaga ang resources ng Pilipinas because of this overlapping task na tinataglay or hinahawakan po ng mga kinukonsider nating friars in the time of 19th century, panahon ng colonization. So, ganun po ang kanilang mga trabaho. So, great was his political influence that his recommendations, okay, were heeded by the governor general and the provincial officials. Makapangyarihan po siya because ang recommendation po ng isang friar to a certain governor general of that particular year ay pinapakinggan po talaga. Malaki po ang influence ng mga friars to the decision of the governor general in running the country Philippines. Yan po ang katotohanan. Okay? He could send a patriotic Filipino to jail or to denounce him as a filibuster or a traitor, to be exiled to a distant place, or to be executed as an enemy of God and Spain. Tingnan niyo po ang kanyang situation, ha. Tingnan niyo po ang kapangyarihan ng isang friars. He could send a patriotic Filipino. Pwede niyang ipakulong ang isang patriotic Filipino. Diba sabi ko sa inyo, when we are speaking of patriotism, that is actually a self-love for our country. Our own version of loyalty to our country. So yun po ang ating definition ng isang patriotic person. So that is why pag may patriotic na Filipino, automatically mag-decide ang isang friar na ito na ipakulong, or in other way, pwede po siyang ipa-exile, itapon siya sa malayong lugar. Bakit po natin 'to ginagawa? Because kinokontrol po ng friar, okay, na magkaroon po ng spread of the concept of nationalism na baka mahimok po ang iba or ma-convince ang iba na makipaglaban din po para sa existence ng mga Spaniards. Remember, inaulit-ulit ko po sa inyong sinasabi, nandito na po tayo sa 19th century. Ito na po yung panahon na kung saan malapit na pong matapos ang journey ng mga Spaniards here in the Philippines. So that is why talagang tutok na sila sa kanilang mga implementation in the country of how they could be able to control the people perfectly. So sabi nila dito, or to be executed as an enemy of God and as an enemy of Spain. Okay, ganun po ang konsepto nila. Lumabag ka sa batas, kinontra mo ang Panginoon, kinontra mo ang bansang Espanya. So, yun po ang konsepto nila. So, let's proceed now to number 9, which is the concept of the forced labor.
So anong ibig sabihin ng forced labor? Known as pulo, it was compulsory labor imposed by the Spanish colonial authorities on adult Filipino males in the construction of churches, schools, hospitals, buildings, and repair of roads and bridges. Okay, the building of ships in the shipyards and other public works. Ito po ang nire-render na service ng ating mga kababayan before in constructing everything else. Yung mga infrastructure natin, sila po ang nagtatrabaho nito. This is a compulsory labor imposed by the Spanish colonial authorities noong panahon na yon. Isa ito sa mga social evils na ating dapat ma-take note at ma-recognize. Originally, in the process, Filipino males from 16 to 60 years old were obliged to render forced labor for 40 days a year. So meaning to say, yung lalaki po na may age ng 16 to 60 years old, no? Yan po ang range na yan, is kailangan po nilang mag-render ng service sa Spanish government 40 days in a year. Ganun po ang konsepto. Pero in the years to come, binago po nila ang konsepto from 16 years old, naging 18 years old na po siya. Pero ang edad pa rin po sa pinakamatanda ay 60 years old. Pero kung babasahin niyo po ang implementation nito, kung ano po talaga ang nangyari, as early or as young as 10 years old, something like that, and as old as 70 years old or beyond that, for as long as abled pa ang tao na magtrabaho, pinapatrabaho actually ng mga Spaniards, talking about the implementation of the pulo y servicio in the country. So actually, the brown Filipinos did the dirty job, okay, of building or repairing the public works. Kasi nagtatrabaho din po dito ang mga white Spaniards, okay? At yun pong mga mestizos, of course, they are under with this particular implementation, the pulo a servicio. So, ganun po ang konsepto. Pero, ang mga Filipino po ang nagtatrabaho sa mga kinukonsidered talaga nating mga dirty job at that particular moment. The well-to-do among them were able to escape this manual labor by paying the concept of the falia, okay, which was the sum of money paid to the government to be exempted from the pulo. So kung meron ka pong pera, like for example, the existence of the Chinese merchants in the country, since because meron po silang pera kasi nagsisave po sila ng amount, ganito po ang ginagawa ng mga Chinese before, nag-iipon po sila ng pera in order for them to pay that concept of falia para hindi po sila makarender ng service. Pero ang mga Filipinos kasi na walang-wala din sa buhay, so they have no chance to save money in order for them to pay the concept of falia. So they really have to render service 40 days a year. Ganun po ang konsepto. Pero bakit nga ba naging source ito ng tinatawag nating social evils as how it was being implemented? Kasi kung titingnan natin, hindi naman siya masyadong mahirap kasi 40 days lang naman siya in a year. At saka as to the guidelines, may matatanggap din pong salary ang mga Filipinos dito. Pero tingnan po natin kung ano ang nangyari as how it was being implemented. The Filipinos came to hate the forced labor because the abuses connected with it. Okay, may mga abuses po kasing nangyayari as to the implementation of the forced labor in the country. Ano-ano ang mga ito? First of all, the white Spanish residents, contrary to the law, were not recruited by the colonial authorities to perform the obligatory labor. Kasali po dito sa tinatawag nating pulo y servicio ang mga white Spaniards, of course. Pero ang nangyayari to the implementation, contrary to law, were not recruited by the colonial authorities. So meaning to say, hindi sila isinasali sa tinatawag nating forced labor. Only the Filipinos in the country ang usually na nagre-render talaga ng 40-day service in a year. So isa yan sa ikinagalit ng existence ng mga Filipinos in the country.
So yun po ang isa sa dahilan. Okay, let's proceed to the second one. Secondly, the Filipino polistas, according to the law, were to receive a daily stipend of 2 pesitas or 50 centavos, but actually received only a part of this amount, and worse, they got nothing. So ganun po ang nangyari. So according to the policy, meron silang matatanggap na 2 pesitas or equivalent to 50 centavos, pero ang natatanggap lang po nila a part of that certain amount, or there are moments talaga na wala po silang natanggap kahit ano from the Spanish government at the time. So ikalawa po yung dahilan kung bakit nagkaroon po ng hatred ang mga Filipinos as to the implementation of the forced labor in the country. And thirdly, the annual forced labor caused so much to the inconvenience, okay, and much suffering to the common people. Bakit po? Because it disturbed their work in farms and shops, and also because they were sometimes compelled to work in construction projects far from their homes and towns. So meaning to say, because of the implementation of the forced labor in the country, napabayaan ng ating mga kababayan ang kanilang farm, ang agriculture, ang kanilang mga daily activities. Like for example, if they have shops, no, na ibinuhay nila sa kanilang mga family, sa panahon po kasi ng rendering of service ng forced labor, napabayaan po nila ito. Bakit po? Kasi nilabag po ng Spanish government ang kanilang policy that according to the guidelines, sinasabi doon na kung saan ka nakatira, doon din ang lugar kung saan ka magre-render ng service. But as to the implementation, dinadala po sila sa iba't ibang bahagi ng mundo, and according to the one I read, even outside the country po, in order to render the forced labor. Okay? So, yun po ang nangyari. So, basically, naiiwanan po nila ang kanilang family at saka yung usual nilang trabaho. So, pangatlong rason po yan na kung saan nagalit po ang mga Filipino as far as the implementation of the forced labor in the country is concerned. Number 10 would be the haciendas owned by the friars. So, eto na po ngayon, yung mga haciendas na ino-own po ng ating mga friars na nagmanifest din po sa ating present generation today. During Rizal's time, the Spanish friars belonging to different religious orders, yung sinabi ko sa inyo kanina, yung mga Franciscans, Dominicans, okay, mga Augustinians, sila po ito, were the richest landlords, for they owned the best haciendas, okay, or kinukonsider nating mga agricultural lands, okay, in the Philippines. Highlight natin yung sinabi ha, were the richest landlords, okay? Kasi nagmamay-ari po sila ng pinaka-the best na haciendas dito po sa bansang Pilipinas. Paano nangyari ito at paano sila nagkaroon or na-acquire nila ang mga lupaing ito? The rural folks who had been living in these haciendas and cultivating them generation after generation became tenants. If you could still remember, i-discuss natin ngayon yung konsepto ng subsistence economy. Because before pa man dumating ang mga Spaniards, nagkaroon na po ng konsepto ng economy here in the Philippines. And particularly, the concept is subsistence economy. Meaning to say, meron na pong konsepto ang mga pre-colonial people na they only produce of what they needed for a certain period of time. So, ibig sabihin, flourishing na po ang agriculture before pa man po dumating ang mga Spaniards. Now, nung dumating dito ang mga colonizers, etong mga lupain na ito na na-cultivate na already ng mga native Filipinos who are already living here in the country, kinuha po ito ng mga friars. This is the reality. Okay, nung dumating sila dito, nakita nila na ideal ang lugar na yan na for agriculture and other purposes. Now, kinuha po ito ng mga friars when they came here in the country. At ano ang nangyari sa mga dating nagmamay-ari ng mga lupain na ito? Nagiging tenant na lang po sila sa lupaing long before sila po ang nagmamay-ari. Ganun po katindi ang nangyari. Naturally, they resented the loss of their lands which belonged to their ancestors since pre-Spanish times. Legally, however, the friars were recognized as legal owners of the said lands because they obtained royal title of ownership from the Spanish crown. So meaning to say, they are holding now the title na sila na po ang bagong nagmamay-ari sa lupaing dating pinagmamay-arian, okay, ng isang pre-colonial people. So kinuha po nila ang
property, no, ng isang native Filipino here in the country. So since because they have the title, okay, they have the evidence, they have the papers and documents to be shown, so nakuha po ito ng mga friars. Okay, daan-daan pong mga haciendas ang kanila pong na-occupy, no, with the existence of the friars here in the country. No wonder these friars' haciendas became hotbeds of agrarian revolts. So nagkaroon po ng samut-saring uprisings from different parts of the country. Pero sinabi ko po sa inyo, or kagaya po ng sinabi ko sa inyo, lahat po ng mga revolts at saka mga uprisings na ito ay hindi po naging matagumpay. Okay? Kasi kaunti lang po ang grupong ito, or ito lang po ang community na nakipaglaban. So hindi po sila united. That is why ang kanila pong puwersa ay hindi po talaga enough to overthrow the existence of the colonizers. Okay? In as much as the Filipino tenants regarded the friar owners as usurpers of their ancestral lands, one of these bloody agrarian revolts was the agrarian upheaval in 1745 to 1746. So ganun po ang nangyari sa ating mga lupain, how the friars occupied certain land and mga ideal talaga na mga haciendas na kung saan pinagmamayarian nila ngayon. So in connection to our present time, actually yan ang sinabi ko sa inyo sa aking previous video, na kung nagtatanong kayo kung bakit meron po silang malalaking lupain, yung mga ecclesiastical institution na yan, okay, ito po ang kasaysayan nagsasabi sa inyo na long before talaga, they occupy actually the lands coming from a native Filipino na isang ideal for agriculture and other purposes, kinuha po nila ito sa kamay ng mga native Filipinos by showing to those native Filipinos the titles, no, coming from the Spanish crown at that certain point in time. So basically, because we were colonized, so talagang nakuha nila ang mga properties na ito. According to Rizal, the friar ownership of the productive lands contributed to the economic stagnation of the Philippines during the Spanish period. So highlight natin ang statement, economic stagnation. Because of that particular happenings in the country, wala talaga development sa ating economy. Okay, nagkaroon tayo ng economic stagnation here in our country. In his famous essay coming from Rizal, which entitled Sobre la Indolencia de los Filipinos, or in English, Indolence of the Filipinos, he wrote, ito ang sabi ni Rizal, the fact that the best plantations, the best tracts of land in some provinces are in the hands of the religious corporations is one of the reasons why many towns do not progress in spite of the efforts of their inhabitants. So ganun po, kahit ano man pong effort ang exert ng mga inhabitants ng bansang ito, pero hawak ito ng mga friar corporations, according to Rizal, we cannot achieve economic progress in the country. Wala talagang pagbabago. There's no development to be happened because nakakontrol po ito sa kamay ng mga religious corporations at a time. So ganun po ang isinulat ni Rizal sa kanyang essay. So now let's proceed to number 11, the last portion of our 11 social evils discussion, which is the Guardia Civil, okay, or the creation of the Guardia Civil. The last hated symbol of Spanish tyranny was the Guardia Civil or Constabulary, which was created by the Royal Decree of February 12, 1852, as amended by the Royal Decree of March 24, 1888. So bakit nga ba ginawa ang Guardia Civil? For the purpose of maintaining internal peace and order in the Philippines, it was patterned after the famous well-disciplined Guardia Civil in Spain. So basically, sinabi ko na po sa inyo na nagkaroon na po ng iba't ibang revolution sa mga colony ng Spain at this particular time that we are talking. So that is why, in order for the Spaniards, no, to control their colony, so nag-create po sila ng Guardia Civil, na kung saan ang purpose is to maintain the internal peace and order in the Philippines particularly. Pero ano kaya ang nangyari as to the implementation of Guardia Civil in the country?
While it is true that the Guardia Civil in the Philippines had rendered meritorious services in suppressing the bandits in the provinces, because of course, with the presence of this Guardia Civil, nagkaroon ngayon ng takot ang mga bandido na kung ano man ang pwede nilang gawin sa existence ng mga native Filipinos, of course. So nakatulong siya no, meron silang meritorious services to be considered, okay, as how it was being implemented. However, they later became infamous for their rampant abuses such as maltreating innocent people, looting their carabaos, chickens, and valuable belongings, okay, and raping helpless women. So ito po ang mga nangyayari. So tama po, meron silang nagagawa for the existence of the native Filipinos in the country, especially the existence also of the bandits in the country at the time. However, kapalit naman po nito ay mga ginagawa po nilang abuses with the existence of the native Filipinos. Yung na-mention ko nga po sa inyo kanina, maltreating of innocent people, looting their carabaos, chickens, and other valuable belongings, and of course, raping the helpless women at the time. So, rampant po ang mga pangyayaring ito. Both officers, which are the Spaniards, and men, which are considered as natives at the time, were ill-trained and undisciplined, unlike the Guardia Civil in Spain, who were respected and well-liked by the populace. So, meaning to say, the policy was patterned in Mother Spain, pero ang implementation po dito sa Philippines, kaiba po siya. Kasi hindi po trained ang mga Guardia Civil in the country and wala pong disiplina maging sa kanilang sarili. As I've mentioned to you, yung mga abuses na ginagawa nila with the existence of the native Filipinos in the country. So meaning to say, na-develop po ang hatred ng mga Filipinos towards the existence of this Guardia Civil in the country. It was natural that Rizal directed his stinging satire against the hated Guardia Civil. Through Elias Inoli Mitanghere, he exposed the Guardia Civil as bunch of ruthless ruffians, good only for disturbing the peace, according to Rizal, good only for disturbing the peace and persecuting honest men in the society, according to Jose Rizal, in the person of Elias Inoli Mitanghere. He proposed to improve the military organization by having it to be composed of good men who possess education and good principles and who were conscious of the limitations and responsibilities of authority and power. So sabi ni Rizal, dapat magkaroon ng improvement, okay, ang military organization na ito, because dapat ang mga taong nandito ay mga educated, okay, and of course mga principled person, and of course conscious sila sa kanilang mga limitation as a person. Because kung titingnan natin, these are one of the ways, okay, na magiging daan ng mga Spaniards in order for them to abuse the existence of the native Filipinos. So yun po. So according to Rizal, okay, so much power in the hands of men, ignorant, filled with passion, without moral training, of untried principles, he said through Elias, is a weapon in the hands of the madman in a defenseless multitude. So that will be all for this morning. I hope you learned something from this video, and I hope that you will share this video to your friends and to anybody else that you think na kailangan ng video na ito. Asahan niyo po that Sir Jeff TV will continue to discuss more meaningful discussions, especially in the world of social sciences. Thank you once again for watching. Bye-bye!